Kapag ang isang tao ay matulungin sa kapwa, asahan mo, balang araw, may kapalit ito. Kaya naman, tampok sa video nating ito ang isang makapagdamdaming kwento tungkol sa dalawang tao na pinagtagpong muli. Pero bago tayo magpatuloy, kaibigan, ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong video natin. Isang araw, habang naglalakad si Jenny sa isang maliit na daan, ay napansin niya ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas, sira-sira ang kasuotan. Kaya naman ay nais niya itong tulungan sa kadahilan ng malamig ang panahon at siya ay matanda na. Ang sabi ni Jenny, "Sir, ayos lang po ba kayo riyan?" Napatingin sa kanya ang matandang lalaki at sa akala nito ay lalaitin siya nito. Ayon sa matandang lalaki, "Umalis ka sa harapan ko." Si Jenny ay hindi umalis sa kanyang harapan. Pagkos ay ngumiti pa ito at sinabing, "Sir, gutom na po ba kayo?" Ayon sa matandang lalaki, "Hindi. Kakatapos ko lang kumain kasama ng presidente." Pagalit na wika nito. "Umalis ka na." Ngunit nanatili pa rin kalmado at nakangiti si Jenny habang hinahawakan niya ang kamay ng matandang lalaki at pilit na pinapatayo ito. Ayon sa matanda, "Ano ba ang kailangan mo sa akin?" Maya-maya ay may dumating na pulis patungo sa lugar nila Jenny at ng matandang lalaki. Ayon sa pulis, "May problema po ba tayo dito, ma'am?" "Wala naman, officer. Nais ko lamang tulungan ang matandang ito. Maaari mo ba akong tulungan upang makatayo siya?" "Ah, si Mang Alfred. Matagal na siya sa lugar na ito. Wala na siyang pamilya, kaya dito na siya nakatira." Ayon kay Jenny, "Gusto ko siyang isama at kumain kami sa may cafeteria para maibsan ang lamig na kanyang naramdaman." At dinala nga nila sa isang cafeteria si Mang Alfred upang kumain. Ayon kay Mang Alfred, "Ayaw ko dito." Maya-maya ay dumating ang isang manager at sinabi, "Ano ang problema dito, officer? Ginugulo ba kayo nitong matandang lalaki?" Ayon sa pulis, "Hindi naman. Nais lamang ng babaeng ito na pakainin dito." Ayon sa manager, "Hindi pwede dito. Ang taong gaya niya ay nakakasama sa negosyo. Nakita nyo na, kaya ayaw ko dito." Ayon kay Mang Alfred. Napangiti na lamang si Jenny. Ayon sa kanya, "Manager, kilala mo ba si AD?" "Oo, siya ang nagmamay-ari ng cafeteria na ito. Si AD ay kaibigan ko at ako ang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya malapit dito." Ayon kay Jenny. Ang sabi ni Mang Alfred, "Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinutulungan?" Ayon kay Jenny, "Hindi mo ba ako naaalala, Mang Alfred? Parang naalala kita." Wika ni Mang Alfred. Ang sabi ni Jenny, "Naaalala mo ba noong panahong malamig at may babaeng nagugutom at sa panahong iyon ay dito ka nagtatrabaho? Ang buhay ko noong araw na iyon ay magulo, walang tirahan, walang pera, kaya nawalan ako ng pag-asa. Ako ay nagtapos ng pag-aaral at nagtungo sa syudad para makapaghanap ng trabaho. Ngunit sa umagang iyon ay wala na akong pera, wala na akong makain. At sa lugar na ito, ako ay napadpad. At binigyan mo ako ng makakain at isang tasang kape upang makakain. At ikaw na ang nagbayad ng mga ito. Kaya naman, sa araw ding iyon ay nakahanap ako ng isang magandang trabaho, ng sumikap, ng tiis, at nakapag-ipon. At ngayon, nakapagtayo ako ng sarili kong negosyo. Kaya naman ay malaking utang na loob ko sa iyo. Makalipas ng ilang panahon ay binalikan kita dito, ngunit wala ka na para pasalamatan.
at napansin ko ang isang matandang lalaki sa harapan ng cafeteria mula pa noon. At nilapitan kita at nagbabaka sakali na ikaw iyon. Kaya halika, sumama ka sa akin. Lahat ng mga pangangailangan mo ay ibibigay ko bilang pagpapasalamat ko sa iyo. Sobrang saya ng naramdaman ni Mang Alfred sa panahong iyon. Ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihinging kapalit. Ngunit sa panahon naman na ikaw ay may kailangan, may mga taong handang tumulong din sa iyo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Maraming salamat.